Woohoy! Last Sunday, nakapagkwentuhan na tayo kasama ang ating guest na si Jen Jen. And nakaabot na tayo at nakarating na tayo sa Czechia, also known as Czech Republic. And sabi niya may twist pa doon nung nakarating sila sa Prague. And dito na natin sa episode na to itutuloy ang naudlot na second part ng episode natin ngayon. Welcome to the Woohoy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Adulting Abroad 4. Let's check out Czechia Part 2. In this episode, tutuloy natin yung kwentuhan tungkol sa kung ano pang nangyari pagkatapos nung nakarating sila sa Czech Republic. Siyempre si Jen Jen pa rin kasama natin sa episode na to. And kung ano bang naging status nila after nilang mag-start mag-work. So, wag na natin patagalin yung intro and tuloy na natin yung kwentuhan. The Woohoy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.woohoy.com for more info. Ako si Chico, ang inyong host, at kasama pa rin natin sa episode na to si Jen Jen. Bago natin simulan yung episode, magsagot muna tayo ng isang Woohoy tanong lang question mula sa ating mga anonymous listeners. And this time, ang sagutin natin ay from Miss Wednesday. Sabi ni Miss Wednesday, do you consider yourself attractive? Yes. Personally, ako hindi. Feeling ko hindi. May mga times, pero most of the times hindi. And sa feeling ko, hindi ako pansinin. Ganun. Physically, pag tinitingnan ko sarili ko or tingin kong inisip ng mga tao sa akin, hindi ako pansinin na tao. Pero alam ko naman di rin ako pangit. Pero ewan ko sa depende siguro kung gano'ng ka-judgmental yung mga tao. Pero yun, kung attractive lang din, minsan siguro kung ano bagong gupet, ganyan. Dun lang, tas mga after 5 minutes, wala na ulit. yun yung tanong ni Miss Wednesday at yun lang din yung sagot ko. Wala na akong masasabi pang iba. So, yun. Simulan na natin yung tuloy na usapan. Let's go. May twist pa yan. So, na-curious ako dun sa friend ng boss namin. Sabi ko, siya kasi yung nag-pick up sa akin from Prague. Tapos, parang na-curious ako, co-owner ka ba? Parang ganun. Sabi niya, hindi daw. So, hini-help lang daw niya yung friend niya. Kasi yung friend niya, pag may problema siya sa work, parang doon siya umuwi sa, parang naka-base kasi siya sa Prague. Tapos, pag umuwi siya, may problema siya, uwi siya dito sa Novibor para mag-release ng stress sa office, ganyan. Tapos ngayon, ang akala ng friend niya is free. Free kumuha ng tao sa Philippines. Like wala kang babayaran ng agency, parang kailangan mo lang is ticket, ganon. So, to make the story short, siya yung muna nagbayad. Parang yung siguro friend. 100, yung friend muna ang nagbayad sa agency. So, parang 150,000, parang 300,000 para sa aming dalawa ni Lloyd eh. So, half muna binayaran. Tapos ngayon, nung paparating na kami, ayaw na pala nila kaming kunin. Ayaw na nila kaming papuntahin. Oh. Kasi parang, magbabayad ba talaga kami ng ganong kalaking pera? Parang ganon. Mm-hmm. So ngayon, itong friend niya, dahil sobrang bait niya talaga. Tapos nung time kasi na nag-waiting kami ng visa and all, naging super friends kaming dalawa. Kasi ina-update namin siya ng mga life nangyayari sa buhay habang may COVID, ganyan. And then nung time pa na nasa Pinas kami, nag-send siya ng money sa amin para like 20,000 pang help daw. Sabi ko, bakit? Sabi ko, may work naman ako. Sabi ko, nag-work ako. Sabi ko, hindi kasi si Lloyd, wala siyang work na dapat nag-work na siya ngayon. So nag-send sila ng money. Siya ng money. Sabi ko, sobrang bait naman itong tao na to. Tapos nung time na yon, akala ko siya yung co-owner siya ng restaurant. Oo, kasi parang naglalabas siya ng pera eh. Oo, naglalabas siya ng pera. Pero friend lang talaga siya. Check din siya. Check din siya. Parehas silang check. Tapos, yung owner at saka siya. Oo, parehas silang. Magkababata sila. Mm. Tapos ngayon, nung time na to, nung nandito na ako sa check, nung first time nga namin magkita, saka na lang niya kinakwento sa akin na, so yun ang nangyari. So, ayaw na nila kayo talagang kunin. Pero, pinush daw niya. So, ang nangyari, sabi niya, okay, wag mong sasabihin sa kanya to, hindi niya alam na ako na nagbayad ng full. Ang sinabi ko na lang, nakuha ko kayo ng libre. Pero binayaran niya ng full.
Kasi parang nag-down payment na siya ng half, parang masasayang lang yung ano niya, mapupunta lang sa agency. Tapos hindi pa kami, sabi niya kasi sobrang bait niya daw namin mag-asawa. Tsaka parang gagastos pa siya, pauwiin din kayo eh, parang gano'n, di ba? Hindi, I mean, hindi na talaga nila kami papupuntahin. As in, like si Lloyd, dapat pala, as in, wala na, parang March pa lang, hindi na nila kami papupuntahin, parang gano'n. Pero nakapag-decide sila mag-asawa, si Marqueta and si Sir Michael, sila yung kaibigan ng owner ha, nakapag-decide sila na, hindi, sige, kunin natin sila. Parang ganon. Kasi naghihintay sila na matagal, tapos mabubuting tao sila, ganyan. Tapos parang yung hope namin na makapunta ng, from a third world country, papunta ng Europe, is parang mawawala lahat ng dreams, ganon. So ngayon, nireveal niya sa akin na every year, meron silang mag-asawa na parang sinusupport ng mga ano charities, like charities sa Egypt, sa everywhere, nag-donate sila. So, ang sabi nila, so this year, you will be our charity. Sabi nilang ganon. Kayo yung itutulungan namin mag-asawa. So, ngayon, kaya nila kami nakuha. So, siya yung nag-ano, sabi niya, wag mo sabihin sa friend niya, kay Anna, na ano ha, yung ganitong story ha. Malalaman na lang nila after siguro. Sabi niya ganon. Uyok ako kasi parang, ay, ang sobrang bait. Parang ganon. Parang napaka-lucky naman namin mag-asawa na makatagpo ng ganong ano. Tapos, nalaman ko na lang, mega usisa ako eh, na ano na pala siya. From macro siya before, ngayon siya na yung HR director ng Coca-Cola Czech and Slovakia. Tapos, ang asawa pala niya is vice president ng Albert Czech Republic. So, yung Albert kasi is like parang SM supermarket. Parang hypermarket sikat na, no? Yes. Tapos nalaman ko to nung parang recently na lang na parang nakakasama namin sila pero sobrang, alam mo parang normal na tao, hindi yung mayabang, hindi ano. Like as in normal na tao. Pero big time sila pala. Pero big time pala sila, nagulat ako. Pero hanggang ngayon, pala, as in close kayo? Yes, hanggang ngayon close kami. Pero so, anong situation ngayon ng owner ng ano, ng restaurant? Umalis na kasi kami doon like 1 year and 2 months lang kami nagstay sa kanila. Kasi parang first month pa lang, actually si Lloyd pa lang, parang 2 weeks pa lang siyang nandun, nasa Pinas pa lang ako. Parang naiinis na siya kasi may attitude nga. So parang sa akin, hindi, baka ano lang yan, normal lang, ganyan. So ako na mismo yung naka-witness, may attitude talaga yung owner kasi siya din yung head chef, ganon. Tapos, pero yung lalaki, hindi siya yung friend. Ang friend is yung asawang babae. Hanggang sa si Marqueta, si Coca-Cola girl, is sabi niya, basta pag may problema kayo dyan, lagi niyo akong i-update kasi siguro alam niya kasi yung ganap na ganun nga. So every time na nagkaka-problem, lagi kami sa kanyang nagme-message, ganyan-ganyan. Tapos pupunta siya sa Novi Bor, mag-uusap hanggang ma-fix na, fi-fix. Tapos babait yung boss namin, mga 2 weeks lang, magiging salbahe na naman. So ganun yung naging cycle. As in, alam mo ba, sobrang kahit yung asawa niya, like, yung asawa niya, binabato niya ng apron sa mukha. Kami, si Lloyd nga, one time sabi niya, kung sa Pilipinas niya ginawa ito, susuntukin ko talaga siya. Kasi asawa niya, babae, tapos yung babae, iiyak, yung ganun. Nakikita niyo pa. Nakikita pa namin. So, tumakbo yung taon namin, 1 year and 2 months doon, na ganun yung situation. So, parang ako, nung time na yun, sabi ko, ayoko na ng ganito, parang ganun. Parang hindi ako happy. So, naghingi ako ng permission kay Marqueta, na yung si Coca-Cola girl, na total, ikaw yung nagdala sa amin dito. Sa'yo ako magpapaalam. Kung okay sa'yo, na alisan namin yung friend mo, aalis kami. So, she said yes, finally. Kasi nung una, parang, sige, fix muna kasi baka nasa adjustment period, ganyan. Kasi yung, ayun ko, sakit siguro ng mga local check na parang, na insecure sila pagka mas magaling ka kaysa sa kanila. Ganon. Eh siya yung head chef. So yun, lumipat kami, nakahanap kayo namin ng work. Actually, ang plan is dapat sa Prague para malapit kami kay Marqueta. Kasi gusto niya kami. Kasi nagkaroon siya ng baby. Yun pa nga, parang fourth, ang tagal na nilang mag-asawa pero hindi sila nagkakaanak. Pero nung time na parang sinabi nga nila, parang blessing din kami kasi parang nung dumating, nung hinelp nila kami, na-bless naman sila ng baby. Ganon. So yun. So hanggang sa, gusto nga niya sana, nasa Prague kami. Kaso, ang nahanap namin na work is like 1 hour away or 3 hours away pala kami sa Prague. So medyo lumayo sa kanya. Medyo na sad siya pero up to now, we're still communicating.
Tapos ngayon, nasa Thai restaurant na kami. Mm. Saan naman to? Doon pa rin sa city na yan? Sa, hindi, iba na. Jarnad sa Sabaw. Wait lang. Ang hirap is today. Teka, paano ba yun? Hinahanap ko dito. Jarnad sa Sabaw. Okay, search natin sa Google Maps para alam natin yung nangyaya. Di ba ang dami ng story? Medyo ano, medyo nalayo siya. Medyo parang naging medyo south. Medyo nalayo siya. So this time, malapit na kami sa Austria, kaya ang dentist namin nasa Austria. Austria tapos Slovakia. Malapit din. Yeah. Ano tong isa yung parang Brno ba yun? Brno. Parang malaking Brno. City siya. Brno. Yeah. Parang mas yung malapit kayo. Yes. Yan yung parang next to Prague, yan na yung pinaka-famous dito na city. City. So dito, magkasama pa rin kayo ni Lloyd sa work? Or? Yes, magkasama pa rin kami ni Lloyd. Pares pa rin na work? Yes. Actually, ang apply namin dito, ang apply ni Lloyd dito is head chef. Kaso pagdating dito, shit, ang daming head chef. Parang lahat ng tao head chef. Ganon. So kanya-kanyang lutod. Hindi, ang nangyari, parang kung ano ka, hindi ka okay, ikaw yung matatanggal, ganon. So, ngayon, kasi parang dito kasi pag summertime, sobrang kailangan nila ng tao, parang sige, hire lang sila ng hire. Lalo na tong boss namin, like, mega hire lang siya. Tapos, hanggang sa lahat ng hinahire niya, puro ang position is head chef. So, pagdating sa kitchen, lahat, nagkakaroon ng, alam mo yun, banggaan. Oh, kasi kung head chef lahat, sino utusan? Parang wala. Yes. Anong year muna yung sa Thai restaurant? 2022 na. 2022 ng August. Kasi next year. Eh, ngayong August, ano na kami. First year na namin sa kanila. Pero naayos nyo naman. Kumbaga na survive nyo to or mas okay to? Or... Actually, mas okay. Tsaka mas mataas yung salary niya. Kasi dito sa Macau, merong parang rules na kumara hindi ka resident and yung parang kumbaga OFW, parang hindi ka pwede basta-basta lumipat nang hindi mo tinatapos yung contract mo sa isang company. Ano yung rules dyan sa ano? Sa check? Dito kasi, ang rules dito, basta maka 6 months ka dun sa first employer mo, pwede ka na gumaw. Pero ano yung visa nyo na makukuha? Yung same. Working visa, yun pa rin. Hindi kayo basta-basta mapapaalisin, ganun. Parang hindi naman kayo mababan sa Czech Republic pag di nyo inayos yung contract nyo dun sa employer. Pero actually, ang weird ng resignation process dito sa kanila. Kasi, ewan ko kung, basta ang weird. Kasi, nag-resign kami. Basta after 6 months, ang policy is at least 6 months ka muna sa first employer mo. Like, let's say, from Philippines, first employer mo dito, dapat maka 6 months ka. Pag hindi ka naka 6 months, let's say, 3 months or 5 months ka lang, papauwiin ka. So, usually, yung mga Filipino dito, pag hindi nila nagustuhan yung employer nila, naghihintay muna sila ng 6 months. Saka, tiis muna sila, tapos hintay sila ng 6 months. Tapos, saka sila sasubmit ng resignation. Ngayon, yung pagsasubmit ng resignation, before, kasi naging problem namin ni Lloyd, ang nagsubmit kami ng resignation, parang May 17. Di ba sa atin sa Pilipinas, pag nagsubmit ka ng May 17, counted na yung 17 or 18 the next day as day 1, di ba? Sa Macau ba ganun din? Ano, basta 30 days notice. Tapos, pero dito na. Pero dito kasi, hindi ganun. Parang kunyari, nagsubmit ka ng May 1, ang first day ng count nun is the first day of the next month, the following month. Di ba ang weird? Parang June 1. June 1 yung day 1 ng resignation. Paano pag nag-resign ka ng May 29? June 1 din yung end? Ganun? Tama ba? Hindi. Kasi ang nangyari sa amin ni Lloyd, May 17 kami nag-resign. Nung time na yun, wala pa akong idea, no? So ngayon, sabi ko, bakit sa Pilipinas, pag the following day, counted na yun, nagra-run na yung 30 days mo. Sabi na, hindi, dito sa Czech Republic, pag ganyan, the first day of the following month, yun yung day 1. First day. So mas advice, yun yung, ang mas advisable na mag-submit ka ng resignation is, katapusan. Let's say, May 31. Katapusan. Para kinabukasan, start na siya ng day 1. Tapos so kami noon, parang nag-render ka. Yes. Tapos dito, 2 months. Hindi siya 1 month. Hindi siya 30 days. Ay, ano? Yes! Ang tagal namin naghintay. Parang kaya, kaya yung 1 year nyo naging 1 year and ano? In two months. 2 months. Dapat sasaktuin nyo lang dapat na 1 month. Parang ganun. Ay, na 1 year pala. 1 year. So parang naging ano siya, ang naging render namin nun is parang 2.5 months kasi nga May 17 kami nag-submit.
Kaso, June 1 pa siya nag-day 1. Diba? Ang weird. Sabi ko, lang, ganun pala. So, kaya, yung mga Filipinos na na-meet namin ngayon, pag kami mag-ganyang ano, like, sinasabi ko sa kanya, ah, kami, ganito yung na-experience namin. So, dapat ganito, ganyan yung gawin nyo. So, yung parang, dahil na-experience mo, kailangan mo naman ding i-share sa iba. Tapos, so after, so ganun yung policy dito, after 2 months, or it's either magsasubmit ka ng DOHODA. DOHODA is parang agreement yon na parang nag-a-agree yung employer na 1 month ka lang mag-e-end. Ganun yun. Pero so yung isa, yung normal, ano talaga siya, parang law talaga siya. Hindi pwedeng basta-basta same day alis ka na. Ah, hindi. Unless magkakaroon kayo ng DOHODA or agreement na hanggang 1 month ka lang magre-render. Mm. Or hanggang kinabukasan pwede ka na umalis. Kaso sa part namin, may mga employers kasi na parang, hindi, i-maximize ko yung ano mo para magamit pa kita. Parang ganon. Mm. So, sobrang bihira yung nagkakaroon ng agreement na 30 days lang or yung mga biglaan na ano na alis. Yung pag-apply nyo, normal ba? Normal na... Normal lang. Magpapasa talaga kayo diretso dun sa company? Normal lang. Kasi nung time na yon parang nag-resign kami actually. Wala pa kaming papasukan na iba. Pero kasi sobrang dali lang maghanap ng work dito. Tapos sa Filipino community kasi, may mga sa Facebook page, may mga po-post ng job hiring, ganyan. So, nagsasabit lang ako sa ano. So, parang after 1 week namin mag-resign, parang apat yung invitation namin na kukunin na talaga kami. Kasi dito parang, hindi naman importante sa kanila yung ano eh, yung i-interviewin ka or what. Parang titignan lang nila yung papel mo, tapos ano experience mo, sige, go na. Parang ganyan. Go na ka agad. So, after 1 week, sobrang dali lang lumipat ng work dito kasi, ano, ang daming available jobs talaga dito. Parang, hindi ko alam kung ilang percent lang ng tao sa check ang walang trabaho. Parang sobrang konti ng unemployment, ano, dito, rate. Pero pwede bang mag-try yung mga Pinoy na, ano, parang pupunta dyan, tapos hanap ka agad ng work? Or kailangan nila alay, parang, kunyari, as in, pupunta hindi, lang talaga, kunyari, you know? Hindi, cannot. Kasi, kunyari, ang possible lang naman na pwede kang makapunta dito kung hindi ka mag-work is mag-visit visa ka or mag-tourist ka, visa. Hindi siya pwede. Babalik ka pa rin talaga sa Pinas. Pero ngayon kasi, ang dami ng... Sa Pinas kasi, sobrang hirap na kumuha ngayon. So, yung mga nasa Taiwan ngayon, na mga Filipino, from Taiwan, dumidiretso na sila from Philippines. Doon na pinaprocess kasi mas mabilis yung process sa Taiwan and Singapore, parang mga ganyan. O kaya yung mga nag-work dyan, parang galing muna sila sa Taiwan, ganyan. Sobrang bihira ngayon yung mga galing ng Pilipinas kasi ang daming cheche-bureche sa Pinas. Kung meron man, sobrang tagal din kasi talaga ng process. Kaso ang problema sa Taiwan... Pagdadaanan din nila yung nangyari sa inyo. Minus yung COVID. Ngayon kasi, ngayon kasi ang policy na is raffle na. Ang nangyayari, si company sa check, kukuha sa Philippines, mag-hire sila ng agency. Si agency, isasubmit na yung mga pangalan ng mga na possible na, kunyari, kailangan niya ng 50 na tao. Mm. Nakapag-interview na siya ng 50 ng tao. Mm. Meron siyang 100. Lahat ng 100 na possible niyang makuha, isasubmit niya yan sa embassy for raffle draw. Kasi ira-raffle. So, sino yung mabunot? Yun yung suswerte. Siya yung ipaprocess. Ganon. So, mas okay na parang didaan mo na lang sa ibang bansa mo. Parang ganon. Oo. Kaya yung iba, like, hindi muna sila uwi. Hindi sila uwi ng Pinas para magpa-process. Doon na sila like sa Taiwan, sa Singapore, sa Dubai. Kasi mas mabilis yung process. Tapos once na kapag start ka na dyan ng work, parang mas dumadali na yung ano, yung process. Nagtatry ba kayo na ano, ng residency? Ganun? After 5 years pa ng stay dito, saka ka pwede entitled baka kuha ng makapag-apply ng residency. Provided na may 5 years ka sa criteria, naka-5 years stay ka na, tapos mapasa mo yung A2 language exam. Yun. Tapos saka ka mag-apply for permanent residency, na usually na-approve naman siya basta naka-5 years ka at saka sanay ka ng, nakapasa ka dun sa A2 language exam nila. Mabilis so, lang. So kailangan matuto mag-check. Madali ba? Madali ba yung language? Mahirap. Sobra. Like, pero within 5 years, tingin mo kaya? Hindi ko alam.
Sample pero parang kailangan ko. Kasi tulad kahapon, nakakatawa. Kasi yung, alam mo yun, yung pagka meron ka lang maling mabigkas, iba na yung meaning. Mm. Sabi nung waitress kahapon, ano daw yung soup tomorrow? Ano daw yung soup tomorrow? Sabi ko, kotchka folebka. Ah, very proud pa yung lola mo. Kotchka folebka. Sabi ng waitress, Jenny, now I'm afraid. Sabi niya ganun. Ano ba yung meaning? Kotchka is cat. Cat pala yun. Pero ano dapat yung soup? Ano siya? Lentil soup. Ah, so magagawin mong pusa. Ano pala dapat siya? Ganito pala siya, tsotchka. Hindi pala kotchka, tsotchka. Ano ba yun? Magkatunog lang naman ah. Nag-iba lang ng, parang nagka-H lang yung isang ano. The actually, yung spelling nga ng bansa dyan, ang hirap basahin, check. Check, di ba? Parang, hindi kasi naisip ko diba lang, kasi ngayon, pinalitan nila, check ya, di ba? Diba nga, Czech Republic. Yeah, alam mo, galit na galit lahat ng locals dito pag Czechia yung sinasabi mo. Ah, okay, okay. Mm. Ano daw ayaw dapat? Ayaw nila, this is Czech Republic, it's not Czechia. Gaganon sila. Pero sino bang, ayaw nila. Di ba bansa din nila yung nagpalit nung ano? Oo, nung pero siguro hindi sila nakikinig sa boses ng tao, like ganun. Ah. Di ba? Parang so imagine Republic mo yung Philippines na, oh imagine mo yung Philippines, babaguhin nila as Maharlika. Di ba? Mega warla din talaga. Di ba? So sila pwede, parang nagagalit sila pag Czechia. Go na lang sa Czech Republic pa din Czech pala. Republic. Mm-hmm. Oh. Ayaw nila ng Czechia. Sobrang hirap talaga ng ano dito, ng salita. Kasi even silang mga Czechs, kailangan nilang, yung mga bata, nagpapatutor sila para mabigkas nila ng tama yung mga ganon. Yung may mga hat check. Yung R na may hat check sa taas, yan yung struggle sa kanila. May mga iba dito kasi yung nagpapatutor ako dun sa hipag ng kasamahan namin sa work. Local check siya. So, yung mga sumusunod sa akin, mga sa sumusunod na tuturuan niya, mga student niya, local check din. Sabi ko, anong tinuturo mo sa kanila? Check din daw. Sabi ko, bakit? Sabi ko, di ba sa atin, like tayo, hindi mo tayo nagpapatutor sa Pilipino? Kasi diba? Parang, kaya nga. Oo. Oh, sabi niya, hindi kasi. Pero magaling ba sa English yung iba? Hindi. Alam mo, kahit yung mga, actually, yung mga bata dito, ang mas magagaling pa. Like yung mga 12 years old, 15 years old, yan yung magagaling. Pero yung mga nasa 20s, ay grabe, hindi sila makasalita. Talagang check yung kailangan mong, ikaw talaga mag-a-adjust sa kanila. Walang English-English. Mm-hmm. Kasi parang recently lang naman sila naging open sa English language na parang, bakit namin kailangan aralin yan? Ito yung language namin, ito lang. Parang ganun sila yung attitude nila before. Kaya yung mga 20s pataas, sobrang hirap sila mag-English. Like yung mga bata, sila pa yung mas nakakaintindi. Kasi parang recently lang, parang 5 years ago lang ata nagkaroon ng English language subject dito. Parang ganun. Sa school nila? Ah, okay. Parang para maka-adjust din. Pero ako sa bagay, no? Parang kasi sa lahat naman eh. Sa Pinas din naman magagaling mag-English ang mga bata. Mga bagets. Oh. Pero, hello, like mga 20s, dapat magaling ka ng mga 20s, dapat di ba magaling mag-English. Pero dito talaga hindi. Kasi no? Parang nung time nila, hindi talaga sila naturuan mag-English. Lalo na kami dito sa province. Mm-hmm. Ah, okay. Pero sa Prague, sa Prague siguro yung mas maraming... Sa Prague, oo, mas maraming... Sanay sila dun sa Prague. Pero dito sa province, hindi sila. Kaya nga yung English namin dito, English Baroque, kasi parang kung ano yung kailangan, yung madali nilang maiintindihan, nabububo na tuloy ako sa English. Yung gano'n. Ina-adjust mo na yung grammar na pang-check. Oo, ikaw na yung mag-a-adjust. Kasi ganun din kasi ako dito sa pag-Chinese. Kailangan mo sila kausapin kahit wala ng... wala nang is, are, mga ganyan. Diretso na dun sa kung anong gusto mong sabihin. Tapos, kahit kasi yung mga Thai na kasama namin, hindi rin sila ganun kagaling mag-English. So, yung English ng Thai na maiintindihan nila na sobrang barok, yung no good, yung mga ganun, parang, normal yan yung no yung good dito ganun. Sa maka. dyan din. No good. No good. Yung mga ganun. Pag di pwede. Kasi pag hinabaan mo pa, hindi na nila maintindihan. Kahit kasi yung mga Thai na kasama namin, hirap din sila mag-English. So, kami yung nag-a-adjust talaga. Kaya ang ginagawa namin, tinuturuan namin sila ng Tagalog. Para diretso na, mas madali para sa'yo.
Oo. Skip nyo na yung ano, yung gitna na English. Diretsahan. Oo, ganun. Paloka. Okay, may tanong so, ako yun. Sa ano dito. Mm. Siyempre, Europe na to. So, na-experience nyo na yung snow. Mm. Malala ba mag-snow pag ano? Kailan ba ang month? Winter, December pa din. December, January. Usually, nagsisimula last week ng November. Pagka maaga, mga second week ng November, meron na. Mm. Pero as so, in snow. Tas hanggang snow ano yun. Snow yun. Mm-mm. Pero minsan, pag November, mag-i-snow ng mga ilang beses lang. Tapos yung pinakamalala, pa-December na hanggang Feb. December hanggang February. Pero syempre, araw-araw ka paling maliligo, no? Mm-hmm. Like, pero ano yun? Talaga pag lumabas ka kayo, mahirap. Mahirap yung... Or yung snow dyan, parang ay, kaya pa rin naman. Nakakapag work pa din kayo. Hindi siya katulad sa... Hindi katulad sa Canada na sobrang... Sobrang lala. Dito naman kasi, nasa gitna kasi kami, so hindi pa siya sobrang lala. Mm. Pero yung negative 10, tapos sobrang kapal ng snow minsan, mahirapan ka maglakad, yung ganun. Pero mas malala kasi sa Canada eh. Sa Canada minsan parang, o kasi ano sobrang eh, north umaabot na hanggang... Mm-mm. Pero dito, carry pa naman. Negative 10. Parang pinaka-ano ko is negative 15. Pero kasi sa ibang part, parang... Like dito sa check ha, hanggang negative 15 siguro. Hindi kami nagna-negative 20. Pata negative 30. Hindi naman ganun. Carry pa naman. Pero ang pero ano, para ang sa damit, mga matatanda, damit nyo kailangan makapal... Naka-jacket ka. Ang damit mo, actually, dati kasi, dun sa work namin, yung bahay namin, nasa taas lang, tapos sa baba yung work. So ngayon, talagang ngayong winter na to, nag-prepare ako ng ano, ng, meron kang, naka-leggings ka sa loob, tapos meron kang special suit talaga na pants pang ano, pang, yung parang pang ski, ganun, parang pag naglalakad ako, hindi ko na man yung ano. Tapos, naka-jacket ka ng, naka-antag dun? Yung normal na jacket, tapos yung makapal na jacket, ganun. So, ilang layers? Tapos tatlong layers? Tapos, dapat ang shoes mo pang winter din kasi madudulas ka talaga. Tapos, ang kagandahan kasi dito, pag winter, meron silang maliit na tractor na nagsasaboy ng sand. Mga bato-bato para hindi... Ano yun? Sa labas ng kalsada? Hindi siya madulas. Sa labas ng kalsada, sa walkway. Tsaka dito kasi, hindi katulad sa Pinas na walang ano, walang yung lakaran ng tao, walang iskinita. May iskinita dyan. Wala. Tsaka lahat ano, yung parang may pedestrian. Sa, pati yung pedestrian, nilalagyan yun ng ano, ng sinasabuyan yan tuwing umaga ng... Pero ano yung pansamantala lang yun? Hindi, para lang hindi madulas. Ganyan. Oh, pansamantala yun. So, every day, sabi ko, oh, may budget talaga sila sa ganun. Alam mo yun, yung parang may budget yung gobyerno para sa ganun. Kasi lahat ng daanan, nilalagyan nila ng ano, dinadaanan ng tao ha. Pero yung sa dinadaanan ng mga sasakyan, wala nang ganun. Para lang sa mga tao. Kasi may time pa kasi dito na pag sobrang lala, talagang ang dami ng accidents na mga naglalakad na nadudulas napupuno talaga yung hospital. Napupuno yung hospital, yung orthopedic, dahil sobrang dami nadudulas. Pero buti ako, hindi pa ako nadulas. Pero ano ba dyan? Mapatag ba or mabundok or ano? Ano yung mas parang normal na? Dito sa check, hills talaga, kaya kailangan talaga ang safety. Tapos parang dito nga sa mapa, walang tubig masyado. Wala. Puro lake lang. So yung mga tao dito, kunyari may fountain. May fountain sa pinaka-square. Alam mo ba yung mga tao dito, happy na sila doon, tapos magsa-swimsuit sila, tapos sila sa may ano ng fountain, paligid ng fountain. Kasi pero pwede yun, hindi naman sila mahigpit. Pwede yun. Sobrang, basta lang may tubig, ganun. Kasi sobrang excited sila sa tubig. Kahit nandun lang sila sa square. Tinitingnan ko green na green talaga dito. Ano na tayo bago natin tapusin yung podcast? Ang Czech Republic ba? Patapos na? Charot. Sige, extend pa natin. Pwede ba? Nag-enjoy! Hindi, meron pa ka. Medyo mahaba pa ito ha. Kasi ang tanong ko, syempre di ba Czech Republic, part ba sila ng ano? Schengen yun, di ba? Schengen area? Part sila. So, free kayo na ano talagang lumibot sa Europe, di ba? So, ano pang napuntahan mo maliban? Countries? Maliban dito, ano nang mga napasyalan mo dyan sa ano? Kasi parang, ayun na eh, Europe na talaga eh. True. Actually, ayang habol ko talaga, alam mo naman, travel. Travel goals. Kaya sabi ko,
Sige lang, kahit ka ako, alam mo yun, yung work ko before is so sobrang iba sa pupunta, sa magiging work ko dito. Sige, go, kasi travel goals yan. Sige, kahit wala akong alam sa kitchen, sige, go, yung ganon. Tapos, yun, so, dun kasi sa first year namin dito, hindi kami masyadong nakagala kasi parang sobrang higpit ng boss. So, ngayong year na to, parang nun lang kami, kasi ngayon ako na gumagawa ng schedule. Schedule, punta ako ng ganitong ano. Kasi kahit 2 days ka lang, pakakapunta ka ng Austria. So, yung first na pinuntahan namin is Dresden. Like, 1 day lang. Kasi 1 hour away lang naman yun. Dresden, Germany. Tapos, after ng Dresden, Poland. Kasi, nandun yung boyfriend ng pinsan ko. Tapos ngayon, nagstay ngayon si Kate. Hindi ko alam kung kilala mo si Kate. Parang naalala ko. Nandito na din siya? Nandito na rin siya kasi parang June siya. Kinasal sila ng boyfriend niya nung June. Tapos, nung May. Tapos June, lipat na sila dito. Yung boyfriend niya is from Makati, ang tag dito, sa HSBC. Tapos inabsorb siya ng HSBC Poland. So, yun. Kaya nandiyan na sila ngayon. So, punta kami ng Poland, Austria, Hungary, tsaka Paris. Yun, 5 pa lang. Paris yung nag-Disneyland kayo, di ba? Oo. Saya-saya. Pero nag-airport. Nag-aeroplano na kayo dito nung nag-Paris kayo? Sa Paris. Actually, sa Paris, pwede siyang by bus. Kaso, ang haba ng oras, like 12 hours. Eh, limited lang yung, 4 days lang yung leave mo. Parang kakainin pa ng travel. So, lipad na lang. Tsaka ang mura lang naman ng ticket. Para ka lang pumunta ng Manila, Cebu, ganun. As in, ano, parang domestic flight. Ang dami din kasing parang mga seat sale dito. So, basta magbubuk ka lang na, ano, ng sobrang maaga. Maaga. Tapos, the rest, Poland, Dresden, Hungary, and Austria, by train lang. Sobrang mabilis yung train nila. Pamasahe. Parang sa train pa nga lang, parang nakakapasyal ka niya kasi yung view, di ba? Oo, kasi ang gaganda ng view. Sobrang, hindi siya bullet train kasi. Mabilis, pero yung hindi naman kasi siya bullet train. Pero normal, ganun. Nakakatingin pa ng ano, scenery. From here to Austria, 3 hours lang. Tapos sa Hungary, 4 hours lang. Sa Poland kasi no nagbus kami, so 8 hours siya. Mabilis lang. Kaya nakaka-happy kasi ano, parang isang tumbling mo lang na doon ka na sa isang, sa ibang bansa. Pa-dentist nga ako, di ba, sa Austria pa. First time ko narinig yan yung lumipat ng ibang bansa para sa dentist. True. Kasi actually yan yung isang problem dito sa Czech Republic. Sobrang konti ng mga dentist nila. Sobrang konti. Like, even yung mga locals, parang hirap silang magpa-sked kasi parang yung, di ba sa atin sa dentist, parang kahit mag-walk-in ka, i-accept ka ng dentist eh. Oo. Di ba sa Pinas ganon? Pero dito, parang nagpapabook ka na, pinaka mabilis mong mabubook is 3 months. 3 months. Ganon kalala. So, kasi so parang Austria si dentist, talaga. Kunyari. Yung sa Austria kasi, may Pinay lang kami na nakilala na ka-work namin dito. Bagong dating lang yung ka-work namin dito. Tapos yung tita niya is dentist sa Austria. So, gora sa Austria, libre, ganun. Tsaka, Filipino pa. Nakalibre pa. Ba't libre? Oo, free na kasi mabait si tita. Tita-tita. Let's go. Diba? Connections. Ganun. Yun yung ano yung pag magaling sana, yun, networking. True! Dito kasi actually pagka nasa ibang bansa dapat magaling kang makisama para di ba pumunta kami dito mag-asawa dalawa lang kami wala kaming kilalang kahit sino pero ngayon kahit saan kami pumunta marami kami kilala kasi dapat polite ka dapat generous ka magaling kang makisama dapat Last question na lang sige ito medyo personal to kaya be ready ano tawag dito so ang para sa'yo ano ba mag for good ba kayo dyan or yun lang yun yung tanong or uwi or uwi din kayo uwi din kayo ano in the near future or parang gusto mong maka ano dyan yung parang try na magstay gano'n Actually, ang iniisip namin ni Lloyd, magandang mag-raise ng kids dito eh, ng mga bata. Kasi iba talaga yung level ng education dito, yung talagang high standard talaga. So parang kami, sige, as long as kayang, like, hopefully makasecure ng PR, no, ng permanent residency.
mas gusto namin mag-stay dito. Tapos, bakasyon ka sa Pinas, or alam mo yun, pagka stable, na, pag nakagraduate na yung anak mo dito, sige, tara na sa Pinas, bahala ka na dyan, anak, ganon. Iniwan kasi yung actually, anak sana. Kasi maganda yung, iniwanan yung anak na punta ng Pinas. Kasi, at the end of the day naman kasi, at the end of everything, uuwi at uuwi pa rin naman tayo sa Pinas, di ba? True. So, for me, di ba, ikaw, anong plan mo? Like, kasi ako gusto ko, sige, hanggat kaya dito, kasi maganda talaga dito, iba yung standard ng living dito. Yung, ang cost of living dito sa Czech Republic is sobrang mura lang compare sa ibang EU countries. So, dito, even yung mga sobrang waitress dito, ang sasakyan tatlo. Ganun. Parang, oo, ganun kaya affordable yung ano dito. Tsaka parang even taga-hugas lang namin. Pero yung mga, yung bahay niya ang ganda. Yung ganun. As in, ma-afford nyo, pati parang, yung rent. Nag-rent yes, kayo, di ba? Even, actually, free yung ano namin. Free yung house namin dito ngayon. Mm. Pero affordable pa rin naman kung gusto mong bumukod. Like yung, di ba, pag may is, maka-compare mo sa Philippines. Like, yung mga waitress sa Pilipinas, parang, di ba, sobrang struggle ng mga buhay nila. Pero yung mga waitress dito, tatlo yung sasakyan. Tapos, ang bubongga pa. Yung mga ganun. Kasi yeah, kaya mo talagang i-afford. At saka dito, parang walang mayaman, walang mahirap. Dito ha. Parang basta, yung nakikita ko, walang mayaman, walang mahirap. Tsaka yung story mo pa lang na parang ayaw nila na parang isa-smuggle ka nila sa bansa nila. Na parang, ibig sabihin, maganda nga talaga yung status ng bansa. Na oo, parang kahit OFW ka, meron kang parang safety, saka secure yung ano mo, yung pagtatrabaho mo dyan. Yes, at saka in fairness, mataas ang tingin nila sa mga Asians dito. Hindi sila, unlike sa US na parang may discrimination, ganyan. Dito hindi. Like pag nakita nila kami, oh, anong ka, anong bansa ka, Philippines. Ah, really, Filipinos? Ganyan. Sobrang never pa kami naka-experience ng parang mga racist dito. Never so, sobrang pa. welcoming sila. Sobra. Actually, ang Czech Republic, parang 5 years ago lang sila nag-open sa mga foreign workers. So, nung mga una, ang impression talaga ng mga tao is like, ng mga foreign workers is parang suplado, ganyan. Kasi nga, hindi sila makakommunicate. Hindi sila sanay mag-English. Pero recently, dahil dumadami na yung mga tao, parang pag dito kasi ang weird pa dito, like, di ba sa atin, every morning, hindi mo naman babatiin yung nakasalubong mo ng magandang umaga. Dito, talagang babati sila ng dobri din. So, ikaw, ganun ka rin, dobri din. May mga iba na hindi nagre-reply, pero hindi sumasagot. Pero nakakatuwa na most of them, sila pa yung nauuna na magbati. Ganun. And even pag lalabas ka ng bus, bababa ka na ng bus, kailangan mo magpaalam sa driver. Like, nasled, ano, gaganon ka sa driver. Bakit sa bus ba sa atin, magpapaalam ka ba sa driver? So, ganon. Yeah. Parang nakikita mo yung may manner talaga yung mga tao. At saka, sobrang discipline. So, parang going back dun sa question, gusto ko magstay ng longer hanggat kaya. Especially kung may kids ka na. Maganda talaga. At saka free yung education. Parang magbabayad ka lang ng 800 kuruns or 1,500 sa pera natin. Tapos libre na yung meals ng anak mo. Yun lang yung babayaran mo monthly. Parang 1,500 monthly. Libre na lahat. So, yeah. So, for me, I want to stay longer hanggat kaya. Try ko ano. Kasi parang, wala pa ako napapasyalan. Kahit pasyal lang. Pasyal kayo dito. Actually, kung gusto mong pumunta ng Europe, dito talaga, may enjoy mo kasi sobrang, yung mga taga-Paris na OFW and even mga foreigners, mga tourist, dito sila pumupunta sa Prague para mamili, mag-shopping kasi nandito yung pinaka mga mura. Oh, parang like super mura. Divisoria ng Europe, ganun. Yes, kahit mga LV, Prada, dito sila namimili, hindi sa Paris kasi dito yung mura. Nice. Saka mura yung mga food. And let's say, kunyari ikaw, you want to apply here. Tapos na sa una, mahirap talagang pumasok. Pero pag nakapasok ka na, like ikaw muna, after 6 months, pwede mo nang kunin yung asawa mo. Oh, parang attach, yung pag nag-i-attach yung Yeah, family reunification yung tinatawag nila doon. So, kasi dito kasi, parang masyado silang family-oriented na pwede mong kunin after 6 months yung asawa mo. And then after that, yun ang ina-advise kasi nila, after 6 months, kunin mo yung asawa mo.
And then, para together, makapag-work kayo, makapag-ipon ng funds. Kasi parang may target funds para makuha mo yung mga anak mo. Parang ganun. Ah, so parang yun. Unti-unti, pero 6 months. Mm-hmm. Ayos din, no? Pwede mo na kunin asawa mo 6 months. Tapos kung let's say, after a year or after ilang months lang, may funds na kayo. Para parang isang head ng, per head ng kid, dapat parang meron kang 50,000 kurun or 100,000 lang sa pera natin. Para makuha mo sila. Nice. Ganun kadali. So yan yung ano, yung mga advice dun sa mga nakikinig dito sa podcast. Kung may bala kayong mag-Europe, baka sa Czech Republic yung ano, yung good na starting point. Yes. Actually, lagi kong sinasabi, like ang daming mga OFW sa Hungary, sa Poland, and even Austria na lumilipat dito kasi yung mura nga kasi tsaka yung cost of living dito is mas malaki yung salary nga. Mm-mm. Dahil dyan, dito na natin i-end yung podcast. Meron ka pa bang ano? Meron pa bang sana baka humaba pa, ano? Ang daming story mula sa pagbagsak ng sa puno ng mangga. Oo. Mula din sa puno ng mangga, nakarating ka ng, at, ano, ng Czech Republic. True. At wala pa yung mga memories nung kabataan na hindi pa napagkukwentuhan. Pwede nga tayong, ano, pag may time ka ulit, mga next time, mag-ano naman tayo tungkol sa mga, ano, yung mga kwentong libis. Ganyan. Ibubuko kita kasi, ano, salbahe ka sa akin dati. Charot. Hindi, ikaw lagi yung... Hindi, BFF, di ba? Mag-aaway, mag-aaway ang lahat, pero tayong dalawa, hindi tayo mag-aaway. Ewan ko, bakit ganun, no? Tapos, nakakatawa nung dati, nung bata. Galit natin si ano, ha? Yung ganun. Parang yung ano, nauso sa, ano yun, yung, ba't sinira mo yung electric pan? Yung inausong video na ganun sa Facebook. So, and as always, ayan, thank you. Kay Jen, ang dami nating napag-usapan ngayon tungkol sa mula Pinas hanggang Czech Republic. Sa mga nakikinig, thank you sa inyo ulit and go na kayo sa pag-follow ng The Why Podcast at pag-rate ng 5 stars sa favorite podcast apps nyo. TWP news and updates will be available on the Why page and Facebook, kaya follow nyo na din ako doon. Simultaneous na din ang release ng The Why Podcast sa The Why Channel on YouTube. Mapanood nyo din doon yung mga iba ko pang video content. Just visit channel.wuhoy.com at mag-subscribe na. Kung may comment, suggestion, o any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter, Instagram, TikTok, Humo, or YouTube at Chikoy Wuhoy with hashtag The Why Podcast, or email nyo ako sa chikoy@wuhoy.com. At kung may tanong naman kayo about sa Czech Republic, Jen, anong saan kanila pwedeng i-follow? Saan kanila pwedeng tanongin? Facebook at JennyB18 na lang. JennyB18. Ayun. So yun, kung may tanong kayo sa kanya, kung may bala kayong mag-Czech Republic, yan, sa kanya. Tapos kung gusto nyo na mag-send ng inyong mga tanong para sa akin or para sa podcast, pwede nyo na yun gawin through Wuhoy Tanong Lang. Just visit tanonglang.wuhoy.com at filapan nyo yung forms dun. Sasagutin ko yung mga tanong nyo sa mga future episodes. So abangan nyo sa segment na Wuhoy Tanong Lang. New episodes of The Why Podcast is available bi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. So ayun guys, thank you and bye-bye. Bye! Thank you!